Happy International Women's Day sa lahat! Ngayong araw pala ay nagkaayayaan kami dito sa may shabu-shabu na kumain kasama ang ibang mga Pinay na nakatira dito sa may Guiren. Una nga sila Mami Julie at Yana. Tapos dumating din naman kami saktong 11:30 nga. Maya-maya lang din ay hinintay na namin yung iba at ayan nga umorder na muna kami kasi kakagising lang ng mga alaga namin at syempre mga maliliit pa to kaya nauna na kaming umorder. Na-amaze nga ako dito sa lugar kasi ang linis at talagang bagong-bago talaga. Tingnan nyo nga, ayan na naman si Luna at ina-adjust niya na naman ang pakikipaglaro kay Yana. Sinilip pala namin itong section na may mga unlimited ice cream, coffee, rice, saka yung mga sausawan at iba pa. Nakakatuwa nga kasi parang kailan lang ang luma lang nitong lugar na itong tingnan pero nung ni-renovate ay talaga naman pagkabongga ang ganda niya at sulit na sulit dahil maraming unlimited food, beverages at iba pa na kutkutin. Imagine, aakalain mo ba na worth 160 NT lang may shabu-shabu ka na at unlimited rice pa with drinks and ice cream na to. Bali, first time lang pala naming nakakain dito pero sila Yana, palagian sila dito. Kasabay ng pag-order namin na pagdating ay ayan nga't dumating na rin si Ate Maria, yung Pinay rin na matagal na rin dito sa Taiwan. Nung dumating na nga itong shabu-shabu namin, ayan nga't binuksan na rin namin agad yung stove para mainit na rin at maluto na tong pagkain. Si Luna kasi tuwing morning kapag hindi ito nagmi-milk ay talagang kakain to ng kanin every morning. Hindi ko alam pero nakasanayan na rin ni Luna kaya pag umagang hindi siya nahingi ng gatas niya, ayan nga't pinapakain ko ng rice meal talaga. Sakto lang talaga na nandito kami ngayon sa shabu-shabu and talagang first time namin matitikman dito. Ayan nga't si Ate Maria dumating na pala. Siya pala yung matagal na Pinay na nandito na. First time ko lang din siyang mami. Maya-maya lang din ay dumating na rin si Mami Honey. Ito yung bahay niya ay malapit lang din dito. And may dalawa na rin siyang kids. Hindi niya lang kasama dahil mga nag-i-school na yung mga babies niya. Habang nagkukwentuhan nga sila, ayan nga't kami ni Luna, nagbi-video-video. Hello sa lahat! Pagkatapos nga, ito naman, dumating na rin si Mami Nessa, kasama yung dalawang kids niya, pati yung biyanan niyang babaeng Chekwa. In fairness nga dito kay Mami Nessa, dahil napakabait at supportive nung biyanan niyang babae. Tignan nyo nga't yung biyanan niya ay mukha pang dalaga dahil ang sexy at payat pa rin. Nanghingi pala kami ng paumanhin sa mga nagdatingan dahil nauna na kaming umorder. Pinaliwanag ko na lang din na dahil doon ay may mga maliliit kami at mga nagugutom na rin. Kaya ayan. Pagkadating naman nila, mga nagsi-order na rin sila. Maya-maya lang din ay nanghingi kami ng upuan para naman mapaupo namin sila Luna at si Yana sa may baby seat. Nakakatuwa nga kasi habang tumatagal na na-expose si Luna sa maraming tao, ayan nga, kahit papano, hindi na siya sobrang takot na takot and nakikipaghalubilo na rin siya kay Yana at sa ibang mga bata. Kaya rin pala kami nagkita-kita dahil para i-celebrate din ang International Women's Day. In fairness nga sa amin at kahit papano, first time lang namin nakompleto ng ganito at sa mga kainan pa talaga. Kaya maya lang din ay nagsimula na ang mga chikahan namin, pati na rin yung mga pagkain ay nagdatingan na din. Tara at samahan nyo kaming kumain! Nagpababa na nga si Luna dahil busog na siya at ako naman ang kumain. Pagkatapos nga'y kumuha na ako ng kape para naman kahit pabano'y bumaba yung kinain ko. Pagkatapos namin kumain ay at nga't bumalik naman kami at para naman kumuha ng ice cream. Free lang ito kaya ayan, kumuha na kami. At ito nga si Luna ay nabigyan ko din. Bali, first time ko palang napakain ng ganito si Luna na binigyan ko siya ng isang kapa at kaunting ice cream sa loob. Gusto ko rin kasing ma-experience niya anong feeling ng kumakain ng ice cream at ayan nga, nakakatuwa yung naging facial reaction niya. Dahil nag-enjoy naman talaga siyang tunay at nakakatuwa talagang masdan kapag may mga batang ganitong tuwang-tuwa sa mga maliliit na bagay lang. Ice cream lang ay sapat na. At samahan nyo akong ishare sa inyo yung cuteness nilang dalawa ni Yana habang nakain ng ice cream. Thank you.
Pagkatapos nga namin kumain, ayan nga at mga nag-dessert na rin silang lahat. Maya-maya lang din ay nagkaayayaan na kaming umuwi dahil may mga kanya-kanyang lakad pa. Ganito pala namin na i-celebrate ang International Women's Day. Kayo ba, paano nyo na i-celebrate yung sa inyo? At habang naghihintay nga kami at nagpe-prepare pa sila, ayan nga at nakapag-video pa kaming dalawa ni Luna, pati ni Mami Julie. Pagkatapos nga ni Luna kumain ng ice cream, ayan nga at inupo ko naman na siya sa may stroller dahil nag-asikaso na kami ng pauwi na. At nagkaayayaan na rin kaming umuwi, ayan nga at nagbabay na si Luna, kaya na. Naalok pa nga ako ni Mami Nessa kung gusto ko para sumama sa kanila para sa bukid na kumuha ng mga gulay-gulay at iba pa. Ang kaso lang, hindi naman kami nakamotor at naglakad lang naman kami papunta dito dahil malapit lang ito sa amin, kaya hindi na rin kami sumama sa alok niya. Ayan nga at nagsimula na rin kaming nag-prepare para lumabas na dito. Ito nga pala yung name nung shabu-shabu na malapit sa amin. Ang ganda lang at ang linis talaga. Ang dami ding mga free beverage at iba pa. Baka gusto nyong pumunta, dito lang yan sa malapit sa palengke sa amin. Nung nagkaayayaan na nga kaming mag-uwian, ayan nga at nagsimula na rin kaming maglakad. Pagka-uwi nga, ayan nga at nanghingay pa ng mga fruit si Luna, banana, strawberry, saka blueberries. Ewan ko ba, nakalagpas lang naman ng isang oras, pero ayan at gutom na naman siya. Ganito yata talaga pag bata pa, sobrang takaw. And nakakatuwa naman dahil mas gusto ko talaga yung ganito si Luna na palakain kaysa sa hindi siya nakain. Halika't samahan niyo ko at panoorin natin si Luna kumakain. Nagkayayaan pala kami ni Mami Julie na magpunta ng Carrefour kasama yung mga babies namin. At ayan nga, sumakay lang kami ng bus papunta ng Carrefour. Saglit lang naman naging biyahe namin pero ang pagod ng paglalakad namin dahil ang bibigat ng mga babies namin. Buti na nga lang at nakakapaglakad na si Luna pati yung baby niya, kaya pagkadating namin ng Carrefour, ayan nga, pinaglakad na namin sila. Ayan nga, tignan nyo si Yana at umikot pa. Pagkapasok nga namin ng Carrefour ay may nakita kaagad kami na mini car cart, kaya ayan, pinasakay na namin sila para ibusol-busol na lang namin sila. Ayan nga, tignan nyo yung dalawang bata at mukha namang nag-e-enjoy. Kaya habang nag-e-enjoy sila, ayan nga, umorder naman kami ng makakain namin sa 21st century. Pagka-serve nga sa amin, ayan nga, nagsikain na nakaagad kami ng pananghalian namin. Siyempre, pin-priority ko muna si Luna na kumain. Nung medyo nabusog-busog na siya, ayan nga, kumain na rin naman ako. Tignan nyo nga si Yana at mukhang enjoy na enjoy din ang pagkain niya. Maya-maya lang din, nung nabusog na si Luna, ayan nga at nagpalagay na siya sa mini cart niya. At mukhang nag-e-enjoy na rin siya, nakabanding si Yana. Ayan nga at nagbabatian na yung dalawa. Pagkatapos nga namin kumain ng mga mamis, ayan nga't nag-ready na rin kami dahil paalis na at maglilibot-libot kami dito sa may Carrefour. Blueberries lang pala yung nabili ko dahil hindi namin kasama si Mister at para hindi rin mabigat ang bitbitin namin. Pagkatapos nga'y pumunta naman kami sa may bandang Hola at doon naman ay may nakita kaming vending machine na ito. Pinagbigyan ko si Luna dahil gustong-gusto niya tong nilalaro. Pagkatapos nga'y sinamahan ko na yung friend ko dito para naman mamalengke siya dahil bibili daw siya ng mga gagamitin niya
sa bahay. Natuwa nga ako sa reaksyon ni Luna dahil talagang ating ate siya kay Yana. Tignan nyo nga at ina-assist niya kung saan pupunta si Yana. Share ko lang yung cuteness nilang dalawa. At habang naghihintay nga kami kay Mami Julie, ayan nga, sinama ko si Yana para naman makapagbayad siya ng maayos dito sa may vending machine. Ayan nga, naglaro muna kami. Kaso syempre, yung premium mapupunta kay Luna, gawa nga ng kinakain kasi ni Yana yung mga bilog-bilog, kaya natatakot din akong bigyan siya niya. At pagkatapos nga ni Mami Julie na magbayad, ayan nga, nagpasama naman ako para makita namin dito yung indoor playground. Ang kaso lang, pagkarating namin dito ay suspended yung business hours pala nila. Mukhang inaayos din naman at ina-upgrade, kaya hinayaan na lang din namin and tinignan lang namin yung lugar. Maya-maya lang din ay napag-usapan na namin na mag-uwian na kami at nakakapagod na rin ang paglalakad namin. Kaya ayan, naghintay na kami ng bus na masasakyan. Buti na lang at hindi rin nagtagal, nakasakay din agad kami. Pagkasakay nga namin, ayan lang din, maya-maya ay nakatulog na si Luna at pati na rin si Yana. Napagod siguro kakalakad namin. Pagkadating naman ng bahay, ayan nga, si Luna at nagising din naman at nilaro na itong binili ko sa kanyang sticker book. Si Luna kasi ngayon ay nahihilig talaga sa sticker book na to. Kaya binibilhan ko rin siya ng mga educational sticker book dahil para may mga activities din si Luna. At maya-maya lang din, inalok ko rin si Yana na kumain ng Mr. Donut na nabili namin kanina sa may Carrefour. Hindi ko na na-video yung pagbili ko nito, gawa nga ng napakakulit na ni Luna. Maya-maya lang din ay nagyaya na rin silang umuwi. Ayun lang, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang sa susunod!